the third time that Jesus asked Simon Peter, "Do you love me?" The gospel says Peter was distressed. Sa Tagalog, nalungkot si Simon Pedro. Pagka tatanungin ka ng iyong asawa, "Mahal mo ba ako?" At sasabihin mo, "Siyempre naman." Pero tatanungin ka ng tatlong ulit, malulungkot ka rin ba? Siguro hindi. Bilangin mo kung ilang ulit ka tinatanong ng asawa mo kung mahal mo siya. Maraming ulit. Girlfriend mo, boyfriend mo, maraming ulit. Hindi tayo nalulungkot. Pero anong dahilan? Bakit nalungkot si Simon Pedro nang ikatlong ulit ay tinanong siya ni Jesus, "Mahal mo ba ako?" Mauunawaan lamang natin ito kapag nalaman natin na ang mga Griego ay mayroong apat na salita na ginagamit nila kapag gusto nilang ipahayag ang kanilang pagmamahal. Eros, storge, philo, agape. Kaya, kapag ang magkasintahan ay nagsasabing, "Mahal mo ba ako?" Hindi nila pwedeng sabihin agape, philo, o storge. Ang sasabihin nila ay, "Philo mo ba ako? Ay, eros mo ba ako?" Yan. Ganyan yung gamit. Hindi nila gagamitin yung ibang salita. Yun lang ang bagay sa kanilang ugnayan. Storge. Pagmamahal ito ng nanay sa kanyang magulang at sa kanyang mga anak o pagmamahal ng mga anak sa kanyang magulang. Anak, hindi niya sasabing, "Eros mo ba ako?" Hindi. Iskandalo yun. Sasabihin niya, "Anak, istorge mo ba ako?" Yan. Yan ang gagamitin nila, hindi iba. O di kaya, "Nanay, storge kita." Yan. Iba ang kanila. O ano yung dapat, yun ang kanilang sinasabi. Hindi pwede sabihin ng anak, "Nanay, eros kita." Skandalo yun. Diyan galing ang salitang erotic. Kaya hindi pwedeng gamitin ng anak sa kanyang magulang o na magulang sa kanyang anak. Kung ang kaibigan naman, di ba mga magkakaibigan ngayon, sa mga text messages, love you, kalat ang love you. Yun ay love ng mga magkakaibigan. Ang ginagamit nila dito ay philo. Kaya pagkakaibigan kita, philo mo ba ako? Yan. Joanne, philo mo ba ako? Yan. Magkaibigan kasi kami. Hindi ko pwede sabihin kay Joanne, "Joanne, eros mo ba ako?" My goodness, no? Ano yun? Iskandalo yun. Kasi ang eros ay may halong halay. Pagnanasa. Hindi ka naman pwedeng sabihin kay Joanna, "Joanne, storge mo ba ako?" Kasi hindi naman kami mag-ama. Hindi ko naman siya anak. So yun po yun. Philo mo ba ako? Ngayon, yung last. Yung last ay pagmamahal ito na maka-Diyos. Bilang Diyos, mahal tayo ng Diyos. God, agape mo ba ako? Yan. Sa Diyos yun. Nasabihin ni God, agape kita. Ngayon, pakinggan natin yung sabi ng aking tita sa Amerika na sumagot sa aking prayer this morning. The same question, the same answer. Yan. Gusto ko nang i-text ang aking tita, "You don't know Greek. They are not the same." Sabi ng Panginoon, "Simon, son of John, do you love me?" Lagyan natin sa apat na salita. Sabi ni Jesus, "Simon, son of John, agape mo ba ako?"
Yun ang ginamit ni Jesus, agape. Ipinakikilala na ang kanyang pagmamahal ay pagmamahal na Diyos. Mahal mo ba ako na iyong Diyos? Yun ang ibig sabihin noong unang tanong. Sagot ni Simon, "Yes, Lord. Alam mong philo kita." O, hindi agape ang ginamit ni Simon. Dapat agape din. Philo kita. Kaya lang, ginamit niya philo. "Yes, Lord, magkaibigan tayo. I love you." Kasi pakiramdam ni Simon Pedro, hindi siya karapat-dapat doon sa pag-ibig na maka-Diyos. Tanda natin, ipinagkanulo ni Simon Pedro si Jesus. Hindi niya masasabi yun. Sa katunayan, nung tinanong siya ni Jesus, "Simon, agape mo ba ako?" All of a sudden, he felt the guilt. He could not say, "Agape kita, Lord. Kasi may nangyari sa atin. And I still feel the guilt." Kaya, tama na yun. Philo kita. Inuli siya, "Simon, Simon, son of John, agape mo ba ako?" Sabi ni Simon Pedro, "Yes, Lord, philo kita." Pareho sila. Pero hindi parehong salita ang ginamit. Ikatlong tanong, "Simon, Simon, son of John, philo mo ba ako?" Ha? Hindi na ginamit ng Panginoon yung salitang agape? "Philo mo ba nga ba ako? Dalawang ulit mo nang sinasabi sa akin, philo kita, Lord." Kaya inulit ang Panginoon, "Simon, philo mo nga ba talaga ako?" Nalungkot si Simon. Bakit? Sabi sa Ebanghelyo, because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" Hindi lamang yon. Nalungkot si Simon dahil dalawang ulit mo nang sinabing philo mo ako. Pero philo mo nga ba ako? Kung philo mo ako, nasaan ka nung nagpapasan ako ng krus? Nasaan ka nung nililitis ako? Hindi ba itinatwa mo pa ako bago tumilaw kang manok na tatlong ulit mo akong itinatwa? Sigurado ka? Kaibigan mo ako? Sakit nun, di ba? Yun ang malungkot. Sinasabi mong kaibigan mo ako. Pero nasaan ka? So he was sad. At tinanggap niya ang kanyang kamalian. "Yes, Lord. Bagamat ganun ang ginawa ko sa iyo, we are friends. I love you as my friend." So Jesus wanted to assure a stronger relationship first. Naiiwan niya ang kapangyarihan kay Simon Pedro na mamamahala ng kanyang pamayanan. Then after confirming, "We are friends," sabi ng Ebanghelyo, "Kung ganon, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin until you arrive at that moment in your life when you can readily reveal to the world that indeed you agape me." At noong inialay ni Simon Pedro ang kanyang buhay sa ating Panginoon, hindi niya kailangang, "Yes, Lord, you know that I love you." The very offering of his life is already a revelation. "Yes, Lord, agape you." Dahil ang agape ay nangangailangan ng pag-aalay ng sarili, ang agape ay nangangahulugan na ang inuuna ay ang kapakanan ng kanyang kapwa, lalo na nangangailangan
to follow Christ, we need to confess, follow you, Lord. Yun ang hinihingi sa atin na mga alagad, na mga mananampalataya, na mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, na gawin natin siyang kaibigan. Hindi makasusunod sa Kanya ang hindi kayon ang Kanyang paninindigan, kaibigan. Kahit sa mga kandidato, sino ang mukhang kaibigan, yun ang bigyan ng kapangyarihan. Higit sa lahat, sino sa kanila ang mukhang kaibigan ng Diyos, yun ang gusto niyang gawing makapangyarihan. Do you love me more than these? Is a question of making God, the love of God, more important than power, gain, and glory. Tayo rin. Simpleng tao tayo. Tinatanong din tayo ng ating Panginoon, do you love me more than this? Magnilay tayo.